Taong 1940, pinaniniwala ang isang grupo ng Russian researchers ang nagsagawa ng brutal na human experiment na hanggang ngayon ay patuloy ang pagkwestiyon kung may katotohanan nga ba o hango lamang sa isang katang-isip. Mga lodi, kayo na lamang ang humusga dahil sa video na ito, tampok ang kwento ng kakilakilabot na human experiment sa kasaysayan ng mundo. Ito ang Russian Human Experiment. Noong World War II, ang Russian researchers ay nagsagawa ng scientific experiment sa kanilang limang bilanggo. Gamit ang isang uri ng gas-based stimulant, ang mga bilanggo ay pananatilihing gising sa loob ng 15 araw upang malaman ang magiging epekto ng walang tulog sa katawan ng tao. Sila ay ikinulong sa loob ng selyadong silid na mayroong mga libro, higaan, tubig at sapat na pagkain na magtatagal ng higit isang buwan na eksperimento. Ang mga bilanggo ay pumayag dahil sila ay pinangako ang palalayain pagkatapos ng eksperimento. Sa loob ng 5 araw ay naging normal ang kanilang kilos at pakikipag-usap sa isa't isa. Ngunit sa mga sumunod pang araw ay nagsimula silang magpakita ng paranoia. Ang buong kwarto ay tumahimik at mga bulong na lamang ang naririnig. Sa 9 na araw, ang 2 bilanggo ay nagtatakbo at nagsisigaw sa loob ng 3 oras. Ang 3 naman ay kumuha ng libro, pinunit ang mga pahina at idinikit sa pader gamit ang kanilang sariling dumi. Dahil sa mga pangyayari, ay nagdesisyon ng mga researchers na buksan ang kwarto at palayain na ang mga bilanggo. Ngunit laking gulat nila nang sumagot ang mga ito ng, "Huwag niyo na kaming palayain!" Sa pagsapit ng 15 araw at sana'y huling araw ng eksperimento, ang gas stimulant ay pinalitan ng sariwang hangin. Ang naging resulta ay nakagigimbal. Ang isa ay namatay at ang 4 ay nagsimulang pagpirapirasuhin ang mga sariling laman. Ang ilang parte ng kanilang katawan ay halos kaunting laman na lamang ang nakasabit o nakadikit. Makikita na rin ang mga buto at lamang loob ng mga ito. Ang mas nakakadiri pa, napansin ng mga researchers na kinain na rin nila ang kanilang sariling laman. Sinubukan ng mga Russian soldiers na tanggalin sa silid ang natitirang 4 na subjects upang gamutin. Ngunit tumanggi at malahalimaw silang nanlaban. Katunayan, ang ilan sa mga sundalo ay napunit ang leeg, kinagat ang binti at natanggalan din ng maselang bahagi. Samantalang ang 5 pang sundalo ay nagpatiwakal matapos masaksihan ang mga pangyayari. Sa naganap na labanan, ang isa sa mga subjects ay namatay din. Ang natitirang 3 ay dumaan sa operasyon upang palitan ang mga nasirang internal organs ng walang gamit na anesthesia. Ngunit matapos ang operasyon, nagmakaawa ang mga ito na ituloy ang paghiwa at pag-opera sa kanila. Nang tanungin sila ng mga researchers kung bakit nila nagawang pagpirapirasuhin ang kanilang laman, iisa lamang ang kanilang sagot. Kailangan kong manatiling gising. Muli ay inihanda ang subjects upang ibalik sa loob ng silid na may gas stimulant. Ngunit bago pa man makabalik sa silid, ang isa sa mga subjects ay nakatulog na ng mahimbing at tuluyang namatay. 2 na lamang ang natirang buhay na subjects. Nang ipasok na sila sa silid, iniutos ng commander na isama na sa loob ang 3 researchers. Agad na bumunot ng baril ang isang researcher at binaril ang commander. Kasunod niyang binaril ang isa pang subject. Itinutok niya ang kanyang baril at handa nang paputukin sa huling subject kasabay ng pagtatanong ng, "Anong klaseng nilalang kayo?" Sumagot ng nakangiti ang huling subject. "Kami ang kabaliwan na nakatago sa inyong kalooban
at nagmamakaawang makalaya sa bawat sandali ng inyong kaayupan. Kami ang multo ng inyong kinatatakutan. Kami ang katauhang pinilit ng pinatahimik at kinubli gabi-gabi. Kami ay kayo. Napahinto ang researcher, ngunit tuluyan ding binaril sa puso ang huling subject. Lodi, kung nagustuhan mo ang ating topic ay baka magustuhan mo rin ang iba pa nating mga video. Bisitahin lang ang video section ng GP Media YouTube channel at Facebook page para sa mga sari-saring videong kapupulutan ng kaalaman at impormasyon. Maaari mo rin itong ibahagi o i-share sa iba pa nating mga Lodi. At para sa mas mahaba-habang diskusyon, mag-comment ka lang, Lodi.